What's up guys? So ngayon, first time kong ipakita sa inyo, Mrs. Ko. So guys, gagawa tayo ng vlog ngayon, which is yung best friend ng asawa ko. Nagbigay ng 10 tanong sa amin. Ito, may mga kwantay dito. Yan. Kunti lang yan. 10 lang yan, pero sasagutin namin kasi request niya to eh. So guys, bago yan, roll muna natin ang intro. So, ngayon bubunot kami dito kung sino ang magtatanong kasi lahat to para sa amin. So guys, sundan nyo kami. Ito ang tanong, unang tanong guys. Yan. Tanong niya, anong sekreto sa inyong matibay na pagsasama ngayon? Yung sikreto namin na ano, maghihingi ng sorry sa isa't isa. Yun lang. Yun guys. Mahalaga talaga ang pagpapatawaran sa isa't isa kasi once na nag-aaway kayo tapos parehas kayo, matataas yung pride, baliwala yung pagsasama nyo ng matagal kung parehas kayo. Dapat may isa sa ating partner na magpakumbaba na lang. So yun guys, nasagot na namin. Bubunot na tayo ng panibago. Ito ang tanong. Ayan. Tanong to sa para sa akin. Katangian ko daw na pinakaayaw ko sa asawa ko. Di, kasi itong asawa ko may pagkamaldita to. I need to hear somebody to know, somebody to... Di, lahat naman may ganong ugali pero yun lang, wala na akong ibang masabi kundi yun lang kasi lahat naman kaya nga pinili ko siya kasi gusto ko, basta gusto ko lahat yung na, anong meron sa kanya, wala akong ibang masabi na yun lang. Sige, ako naman muna. Ito, pangatlo. Anong isang katangian ang pinakagusto mo sa asawa mo? Sa'yo yan. O, tanong to para sa akin. Di, ang katangian na pinakagusto ko sa asawa ko, yung pagka minsan nagkamali tayo, hindi naman na, maiwasan natin, nagkamali ako ng kunting kasalanan, ang kuha niya is yung makapagpatawad ka agad. Yun lang. Gago! At saka mabait din to eh pagka kuan, basta mabait. Oh my god. Madali mong maibalik yung dati kung ano siya kapag nagagalit. Eh sayo to. Sa akin naman. Nga. Kuska. Paano pinatunayan noon na karapat-dapat ka sa kanya? Sa akin, napatunayan ko talaga kasi 5 years bago kami nag-live-in partner, 5 years muna. Kaya, yun lang, napatunayan ko na siya na nga kasi sa tagal-tagal nga ba naman ng 5 years. So, yun lang, basta. 5 years kasi para sa akin, parang ang tagal na yun. Parang kung sa ibang magjowa yun, di naaabutin yun. Oh, totoo. Kasi kadalasan naman talaga pagka yung iba kasi magjowa, kunting tampuhan lang, wala na. Hiwalayan na. Yung sa amin kasi ihiwalay naman pero tambak Israel sabi nila. Eh. Tambak Israel sabi nila. Eh. Tambak Israel sabi nila. Ah, ako naman bunot. Panlima na to.
Panlima tong tanong, guys. Ito, sasagutin namin. Ito, para sa kanya, tanong ko to. Nagsisi ka ba na nag-asawa ka ng maaga? Ayun. Para sa akin, hindi. Sino, mabait naman siya eh. Oh my God! Yun lang po. Oo. Kasi dapat, guys, hindi talaga kayo magsisisi kung anong pinasok nyo. Bago nyo pasukin, pag-isipan nyo muna kasi... May maraming beses. Kasi once na napasukan mo na yun, nasa huli na ang pagsisisi. Huwag nyong parang kuan lang na madaliin kagad kasi hindi madali ang pagiging asawa. Hindi lang pag-asawa ang obligasyon mo kasi para katulad sa amin, dalawa na anak namin, may pananagutan din kami sa mga anak namin kasi kailangan namin na kuan magtulungan para sa aming mga anak. Kaya guys, payo ko lang sa inyo bago nyo pasukin ang ganitong kuan sitwasyon. Pag-isipan nyo ng maraming bisis kasi hindi madali ang pag-asawa. Yun lang. So, yun, ito pang-anim na tanong ha. Yun, para sa kanya na naman to. Ano ang pinakagusto na ugali mo sa akin? Yung mabait. Ano pa? At saka matulungin, maawain. Oh, siyempre kasi pagka may problema, hindi naman maiwasan ang problema ngayon. Pag may problema siya, tas para sa akin parang iba yung ikaw kasi once na partner mo may problema, ramdam mo rin kung anong dinadala niya. Kaya ganun ako. Pag anong problema niya, tinatanong ko kagad kasi gusto ko masitil kagad kung ano man yung problema na yan. Kasi ang problema, hindi yan matatapos pag hindi mo gagawan ng anumang solusyon. Eh, yun lang. Solusyon ang kailangan. At tsaka pagkakaunawaan. So ito pang pito. Ito. Ano ang kaibahan nung mag-shoota pa kayo at ngayong mag-asawa na kayo? Malaki, guys, kasi malaki ang pagkakaiba. Oh, malaki. Kasi nung mag-shoota pa kami, parang wala lang. Oh. Pero hindi ko naman sinasabi na mag-asawa kasi kaagad kayo. Mag-shoota kasi parang wala kayong obligasyon sa isa't isa. Yung parang yun lang, kamustahan pagka nagtatawagan kayo. Pero pagka kasi iba na yung pakiramdam mo pag may problema yung pamilya niya. Parang kasali ka na sa lahat ng yun. Kasi parang damayan na. Oh, damayan na sa lahat ng mga problema. Guys. Hindi na yung pero sa mag-shoota naman ganun din pero iba talaga. Kasi concern sa isa't isa. Oh, may concern na po. Yun lang. Ito naman, bubunot naman tayo. Ito, number 6. Tanong ko to sa kanya. Worth it ba nga ako ang iyong pinili na makasama habang buhay? Siyempre naman. Bakit? Worth it talaga. Kasi siyempre, mabait siya. At mabait din siya sa mga anak namin. At hindi niya kami pinababayaan. Kahit hindi niya ako pinahirapan. Ganon. Pati mga anak namin. Binigay niya kung ano gusto ko. At gusto ng mga anak niya. Yun lang po. Kasi guys, ako talaga, pagka kwan, ginawa ko talaga kung anong nararapat at kung anong pinatunayan ko talaga sa kanila na the best ako na tatay para sa kanila, the best partner.
Pangwalo na, pangsiyam? Pangsiyam na yan, guys. Tanong nung best friend niya para sa kanya. Ano ano raw ang pinakaayaw ni Giselle na ugali ko? Oh, ano ba? Yung ano lang, yung mang-iinsulto. Ganun lang. Di, kasi pag ginagano, trip ko lang kasi yung pagka-iinsulto. May tanong siya, parang basta trip ko lang. Kasi ito kasing babae na to, napaka madaling mainis pagka-iinsulto mo. Kaya yun. Kasi ayaw kong ganun. Di, para parang yung para sa akin kasi yung ganung ugali ko kuan lang parang lambing lang sa kanya kasi lahat naman tayo gusto ng lambing. Close my eyes so I can see memories. Last. Ito na yung last na tanong. Last na tanong. Yan. Sa'yo yan. Yan tanong. Ako na. Paano mo masabi noon na siya na nga? Ba? Ay, so yun guys. So nasagot ko na yan kanina kasi paano ko nasabi? Simple lang. Di, nung bago kasi kami nag-live-in partner, ilang beses kami nagkahiwalay bago nagkabalikan naman, sabi nga nila, come back Israel. Hindi naman ako nawala ng pag-asa na magiging kami kasi napatunayan ko naman sa kanya na mahal ko siya. Although nung binata at dalaga pa kami, may mga ibang magiging partner kami, pero napatunayan ko naman sa kanya na siya na nga kasi for 5 years na pagiging magjowa namin na papatunayan ko sa kanya kasi pag naghiwalay kami darating talaga ang time na kasi pagka noon kasi kami pagka nagkahiwalay mawalan kaagad ng communication sa isa't isa for this time. Sa panahon kasi namin, pagka nawalan ng komunikasyon, parang gagawa ng paraan si Lord para magkaroon kami kagad ng komunikasyon. Tulad nung last namin, nagkahiwalay kami, share ko lang to sa inyo, nagkahiwalay kami, tas wala na kaming komunikasyon for every two months ba? Hindi, 1 year yun. Oh. 1 year. Basta, mababa din yun, pero nung nakachat ko yung best friend niya which is close na close din niya, tinanong ko kung may contact number, FB account, kaya yun ang dahilan kaya kami nagbalikan. Pasalamat din ako sa babae na yun. Kaya guys, hanggang dito na lang, tapos na ang mga tanong natin. Ito palang tanong to ay request ni best friend niya. Ayan, lalagay ko dyan ang picture. Ayan, best friend niya. So, ayun. Nagawa na namin ang best namin para sa'yo. Maraming salamat at tinapos mo tong video na to. Kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan mo naman, palike na rin at pa-share para mas marami pa kayong kilig moments na aabangan sa amin. So, guys, shout out pala kay Angelica Sangwinsa at sa isang vlogger na tumulong sa akin para maabot yung 1,000 subscriber, which is ito. Paki-subscribe na rin. Ilalagay ko dito ang kwan. So guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.